Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Gayun din, pagkalooban tayo ng Panginoong Diyos ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apolakay. Mga kaibigan, punta na tayo dito kay ano? Re-reaction na natin mga kaibigan. Yung nilalangaw na channel ni Ngak-Ngak. Kahit anong gawin mo Ngak-Ngak, hindi ka talaga makakalibel sa mansyon ng FLM community. Hirak ng patuti. Kayo like mo nga, hindi nga umaabot ng 400 eh. Puro 200 na 200 ka lang eh. Anak ng patuti ka. O yan lang ang bilang mo, o gag. Pakinggan natin mga kaibigan. Nagunti natin kung ano yung mga ibabato nila. Ano yung dalawang malaki na talagang sugat ng Quezon City? Lula. O din niya mga kaibigan, kalbo na ito pa pala ito ah. Umi-epal pa rin ah. Anak na patuti ko. Pero parang, ang laki na yata ng pinagbago mo ah. Mukhang nadala ka ah. Nadala ka kay Isko Moreno ah. Ilan sabi sa iyo eh. Eh ano na lang mga binabanatan mo ngayon, mga ano na lang, yung mga kayang-kaya mo lang. Pakinggan natin mga kaibigan. Ano mo lang yan? Pasig City. Yung isang mayor dyan, meron siya tumababakbaka sa akin na magiging kalaban niya. Uy! Yung isang mayor daw mga kaibigan sa isang lugar eh. Yung makakalaban daw, eh pinababanatan daw dito kay Kalbo mga kaibigan. Nag-iilusyon na naman mga kaibigan. Tingnan natin mga kaibigan. Kung tinanggap niya yung hamon mga kaibigan, tingnan natin kung titiklop o lalaban. Pero sagot ko, ay, bahala kayo dyan, boss. Lokal kayo eh. Ay, anak na patutig eh. Ay, ayoko, ilokal kayo eh. Ugag ka palang kalbo ka eh. Ano ba si ano, si Isko Moreno nung binalatan mo, di ba? Lokal yan eh. Oh, anak na patutig, sabihin mo, natatakot ka na, sabihin mo na ano, na nadala ka. Akala mo ba makakalimutan namin yung pagkakataon na nahuli ka ni Colonel Ibay, anak ng patuloy. Pagsakay pa lang sa'yo doon sa sasakyan eh. Para ka ng ano eh, para ka ng ano eh, parang sinindihan ng posporo yung puwet mo eh. Kanta ka eh, kumbaga naging ano ka, naging singer ka. Si ano po, si ganyan po, si ganito po nagsabi, si ganito po nag-utos. Diba? So, anong credibilidad mo ngayon? Anak ng patuting kang kalbo ka, oo. Oh. Kanta ka kagad ng ano eh, my way. Sasabihin ko na. Hindi ka pag tinutusok ng karayom eh. Kanta ka kagad eh. Anak ng patuting ka, oo. Oh. Ay, pakinggan natin. Ano ko magkakaroon pa rin niya ate? Parang niya ate. So, basta! Magulo yung parang niya ate. Marami kasi kandidato. Oh, anak ng patuti. Ang galing naman ito ni ano? Ni Spencer, mga kaibigan. Anak ng patuti. Political blogger sa mga kaibigan. Alam na alam yung ano, sitwasyon sa Paranaque, mga kaibigan. Pakinggan natin. Ang mag-kandidato dyan, pareho kong kaibigan. Anak ng patuting naman o ninyo. Sinakop po na lahat eh. Lahat na kaibigan mo. Anak ng patuting. Ang tanong, kung kaibigan, ano itong mga sinasabi mong kaibigan mo? Yan ang real talk dyan ninyo. Masyado kang asumero eh. Ikilala-kilala na yung likaw ng bituka mo eh. Diba? Anak ng patuting ka talaga. Oh, magulog yan. Mga Olivares, mga... Oo, si Olivares, anak naman niya ang tatakbo, anak niya. Olivares, saka sila... Nawala na yata dyan yung iba eh. Kasi ba... Sino ba yung mga top politician ng Paranaque, mga kaibigan? Di ba, Goles, Olivares, itong si Madam Alma Moreno, di ba, Joey Barquez. Yan yung mga ano eh, yung mga... Nangingibabaw dyan mga kaibigan eh, sa Paranaque eh. Mabunting. Hindi, kapatid na yung baklara dyan eh, kapitan. Hindi, si Goles wala na, nawala na eh. Oo.
Eh, ang kayo ninyo, kaya ako nalaman na 100% ng sure natatakbo si... Oh! Takalang pututik si Jack, mga kaibigan. 100% daw. Kaya niya nalaman, natatakbo si ano. Tingnan natin, mga kaibigan. Pakinggan natin kung sino. Mayor Isko Moreno. Mayor Isko Moreno pala, mga kaibigan. Okay, may kumukuha sa akin para maging vlogger ni Mayor Isko. Ay, Diyos ko, puro santo ngak-ngak. Ikaw, kukuning vlogger ni Mayor Isko Moreno, anak ng patutik ka, oo. Ano ba tatak mo? Hudas, ahas, hindi ba pagkakatiwalaan? Wala kang bilang, o diba? Illegal ka dyan sa Malaysia, o diba? Pinatunayan na yan, mga kaibigan, sa ano ni kapatid na Mercy Belmonte, mga kaibigan. Pinakita yung mga papeles na ano, yung verification, mga kaibigan, na talagang sa kangkungan pala ito nag-renew na sinasabi niyang visa. Blacklisted, mga kaibigan, o, diba? Eh, abang-abang lang tayo. Para pag ano to, mahuhuli ito, mga kaibigan. Pag bina na lang nawala yan sa social media, yun na yun, mga kaibigan. Pakinggan pa natin. Ibang talaga itong tao na ito. Maraming touches. Kinukuha ko. Kasi, yung mga budget niya, kinukuha ito siya, vlog. Ng isang politiko. Ugok mo nga, wala ka namang bilang eh. Tingnan mo nga yung ano mo. Ah? Tingnan mo nga yung ano mo. Ah? Tingnan mo nga yan. Oh, itong latest mo na video. Tingnan mo nga, oh. 273 lang yung thumbs up mo. Anak ng patuti ka, wala kang bilang. Eh, karamihan pa dyan, mga kaibigan. Eh, yung mga 50-50, mga kaibigan, yung mga nagtatago sa mga fake account, mga kaibigan. Paglabas ng apulaki natin, mga kaibigan, bigla yung maglalabasan. Tignan nyo, sigurado ito, mga kaibigan, bigla yung maglalabasan sa mansion, mga kaibigan, na gamit yung kanilang mga tunay na pangalan, yung mga tunay nilang mga profile picture, maglalabasan dyan sa mansion, mga kaibigan. O, diba? Ngayon, karamihan dyan, mga nagtatago sa mga ano, yung sa mga fake account. Huwag kami ngak-ngak. O, diba? Kumpira mo naman dito sa ano, sa channel ng ano, mansion, mga kaibigan, oh, di ba? Kita-kit sa Pampanga. Yun, si Kiyama, mga kaibigan, nagpakita lang kanina, mga kaibigan, kaso 30 minutes lang siya, mga kaibigan, medyo masama pa rin pakiramdam, ano, kailangan niya ng pahinga, mga kaibigan, dahil sa 26, 27 yata, mga kaibigan, eh, may humanitarian na gagawin, mga kaibigan, di ba? Tingnan natin, mga kaibigan, oh. Ah, di ba? 1,300 plus yung like, o, diba? Tapos kayong mga hudas na mga nagta-thumbs down na 50, anak ng patuti ko, hindi nyo pa natawagan. Pinakamarami nyo yata, 100 bilang eh. Pero walang tigil nyo, pinagmitingan nyo pa yun eh. Pinagsabi sa akin, mga kaibigan eh. Pinagmitingan daw nila na lahat tayo, pakita natin yung pwersa natin. Punta tayo sa mansion, mag-thumbs down lang tayo sa mansion. Yung pwersa, mga kaibigan eh. 100 lang, mga kaibigan. Napilitan pa yung iba ron. Ikaw talaga ngak-ngak, oh. Asyumero ka masyado. Ayan ang maliwanag, oh. 1,300. Oh, mahigit, oh. Ano pa yan, ha? Medyo, ano pa yung mga topic dyan, ha? Medyo good vibes lang yan, ha? Eh, kung merong ano dyan, may mga pinag-uusapan ng mga importante o may mga kaganapan ng mga importante kaya hindi lang 2,000 yung abutin dyan. Ikaw, kakak, ha? Nagbago ba yung mga nanonood sa'yo? Hindi, o, di ba? Pabawas ng pabawas. Anak, nagtipaklong ka talaga, o. Pakinggan pa natin, mga kaibigan, punta naman tayo sa ano, sa 2 hours naman. May mga ano ko kanina eh, nare-reaction na natin. Pero
na tayo sa 2 hour. Di ba? Ayan. Ayaw nila nung mahirapan silang manap ng pera. Oh, anak ng patuting ka naman, halak, oo. Pera na naman, anak ng patuting talaga. Pakinggan nga natin mga kaibigan, kung ano na naman yung pinupunto nitong tao na to. Anak ng kamote. Anak ng kamote, tinamaan ka ng patuting. Isipin mo sinirang buhay niyang boss McMahon. Napakarami sinirang buhay ng mga tao na yan. Oh. Ang dami daw sinirang buhay, mga kaibigan. Oh, gag talaga, mga kaibigan, ano? Ang utak talaga sa talampakan, mga kaibigan, no? 'Di ba? Yung mga tinulungan ba ni Francis Leo Antonio Marcos, yung mga binigyan ng lupa, yung mga tinulungan, yung mga nabigyan ng salamin, yung mga nabigyan ng bigas, eh sinira ba yung mga buhay, mga kaibigan? Hindi ba dinugtungan? 'Di ba? Binigyan ng pag-asa ng isang Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Yung mga tao. Oh, gag ka talaga eh. Ay, naku po. Ayan. Napakarami pinaasa. Oh, ang dami daw pinaasa. Anak ng patuting ka. Oh, sa bagay, wala ka na kasing alam sa sirkulasyon sa mga FLM defenders, vloggers, ba? Diba? Kung ano yung connection namin sa isa't isa sa buong team ng FLM, kung paano kami mag-communicate, kung paano magbigay ng mga updates, o, diba? Iwala kayo niyan, o, diba? Kasi, piling-pili, diba? Yung mga pinagkakatiwalaan, o, diba? Tama-tama nga rin yung paghuhudas ninyo, eh. Naging mas batibay ang samahan ng FLM community, o, diba? Nakikita talaga yung mga solido, o, diba? Yung talagang may paninindigan, yung talagang hindi babaliktad o hindi magano, hindi magta-traidor, 'di ba? Magkakakitaan talaga, magkakalabasan talaga ng kulay, o 'di ba? So habang tumatagal, nasasala lang nasasala, o 'di ba? So unti-unti nahihiwalay yung mga dekolor sa puti. 'Di ba? Kayong mga basura, o andiyan kayo ngayon, sama-sama kayo, puro basura. Ay, naku po. Yung mahihirap, pinaasa nyo ng pinaasa na matutulungan nyo sila. Oh, kaya sino yung mahihirap na pinaasa na matutulungan sila? Anak ng patuting ka, oo. Bulag ka ba talaga? Diba? Si Francis Leo Antonio Marcos, ginawa yung lahat para makatulong sa sambayan ng Pilipino. Gayon din, kaming mga supporter sa maliliit na pamamaraan namin, nagbabayanihan kami para ipantulong sa sambayan ng Pilipino. O, diba? Sa'yo, wala pa rin? Eh, ang tanong kayo, diba? Yung grupo mo, nilawlaw kayo. O, diba? Ang daming kwento nilawlaw na ano yun. Ako, marami tayo mga project na darating. Marami tayo mga humanitarian na darating. O, diba? Hindi na dumating-dating. O, diba? Kasi walay kwarta ang lawlaw, ang laki problema, hindi makabayad dun sa mga investor. O, diba? O, eh gusto nyo mag-humanitarian, o ilan lang yung supporter nyo dyan kung magbayanihan kayo dyan, o di kayo-kayo lang. Baka hindi pa kayo makaano eh, baka 100 sako ng bigas eh. O talagang hindi nyo talaga, wala talaga sa puso ninyo yung pagtulong sa kapwa, o, diba? Ang nasa sa inyo lang, eh, yung mga pansarili nyo lang, ano, gusto. Ay, naku, it's pepsil. Nandiyan pa rin yung mahihirap na yan. Inaasa nyo, binigyan nyo sila ng horse hook na sila ay makakainin nyo every time na manghingi sila sa inyo. Which is ang totoo naman. Oh, anak ng patuting. Saan mo nakuha yung ganyang litanya ng balanalita? Anak ng patuting. Kami, tumutulong kami sa abot ng aming makakaya, di ba? Hindi obligasyon na lahat ng ano, kasi may mga gobyerno tayo,
diba, tumutulong lang ang FFCI, si FLM, si Francis Leon Antonio Marcos sa abot ng kanyang makakaya, diba? Ang prioridad, yung mga taong nasa laylayan ng lipunan. Bulag ka nga talaga, anak ng patuting ka, oo. Kung wala kayong mahingi sa OFW, wala kayong maibibigay sa kanila, wala kayong maalala mo, actually, yun nang nahihingi nyo, hindi nyo pa ipinamibigay lahat. Oh, anak ng patuting na naman, oo. Nanunumbat ka na naman, ha? Talagang ob-ob talaga itong mga kaibigan, talagang ang laki ng inggit nyo talaga sa mga sumusuporta kay Francis Leo Antonio Marcos. Ang laki ng inggit ninyo. Dahil kami nananatili, solido, hindi bumibitaw sa ipinaglalaban namin. Diba? Sa paniniwala namin, sa pag-depense namin kay Francis Leo Antonio Marcos. Mga ugo ko, hindi nyo kami makukuha dito. Eh, anong klase kayong tao? Kami? Anong klaseng tao kami? May paninindigan. Hindi kami Judas. Hindi kami mga ahas. Ha? Hindi kami mga traidor na katulad ninyo, mga hunghang. Kasabihin nyo kayo yung mababait. Oh. Eh, imbis naman kayo yung mababait. Ha? Ha? Imbis naman kayo. Ha? Sa ginawa ninyo kay Francis Leo Antonio Marcos. Sa ginawa ninyo sa channel ni Francis Leo Antonio Marcos. Sa ginawa ninyo doon sa mga umaasa doon sa kinikita ng YouTube channel ni Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Ha? Naintindihan mo ba 'yung sinabi ko? Intindihin mo, anak ng patuting kang ano ka, oh. Paano kayo naging mabait sa aspeto ng kabaitan meron kayo? Oh. Ogag ka talaga. Sa aspeto ng kabaitan meron kami, ha? Kasi dito ang pinaiiral namin puso. 'Di ba? Bago kami nag-iisip, tinatanong muna namin yung puso namin para baka pagdesisyon kami. 'Di ba? Eh kayo, ano kayo, mga piling matalino kayo eh, puro utak kayo ng puro utak, hindi niyo ginagamit yung mga puso ninyo. Sa bagay, mga ahas nga kayo, traitor, 'di ba? Walang mga puso. Ang galing ninyong manira, eh, no? Pero umepekto ba? Ang tanong ko, umepekto ba? Oh, di ba? Eh, kanina lang, meron akong kausap. Ang ganda ng balita. Eto na. Oh, pero, dahil hindi ako traidor, nasa isip ko lang yan, di ba? Kaya, puno-puno tayo ng energy, anak ng patuloy. Hindi katulad ninyo, nanlilimos kayo ng balita, o, oh, diba? Kawewe! Amoy-amoy rin pag may time, diba? Amoy-amoyin nyo naman. Wala kayong mapiga sa mga defender ngayon, ano? Diba? Wala kayong ano, hindi kayo makapag-attempt na kumausap man lang ng mga defender, o, diba? Yung katulad ko, katulad ni Bosley, katulad ni Sir Alpha, katulad nila Icor, o, diba? Katulad nila Tul Roman, o nila Alcal, o, diba? Dahil talaga, pag sinubukan nyo kami, kung talaga soplak kayo, hindi kayo mananalo sa amin. Pakatandaan mo yan. Wala akong makita kabahitan sa inyo. Masyado kayong makasarili. Anak ng patuting, oo. Mag-humanitarian ka na, tumutulong ka na, makasarili ka pa. Anak ng patuting. Eh, anong tawag nyo sa inyo? Ha? Yung mga sarili nyo, tingnan nyo nga, o, diba? Sino ngayon ng ano, mas makasarili? O, diba? O, diba? Yan ang tanong ko eh, sino ngayon ang makasarili? Diba? Ang FFCI ba? Ang Team FLM ba? Si Francis Leo Antonio Marcos ba? Kami bang mga supporter? Kami bang mga defender blogger ni Francis Leo Antonio Marcos? Kami ba yung ano, yung sinasabi mong yan? Kami pa yung hindi mabait. Nagpapatawa ka talaga, oo.
Pinakakala nila, kuya. Pakakala nila, kuya, yung pagko-comment nila ng katulad doon. Na ako daw ay hikain. Ako daw ay hindi ko na daw... Ano ba? Wala, hindi ko daw natitira si Joy kasi daw ako daw ay mahina na. Kasi baka doon sa bagay na yun, pakakala nila mabait. Sa'yo lang ang galing yun, di ba? Eh, malamang sa alamang eh. Ganun nga. Eh, sa tingin ko dyan, mga kaibigan, hindi rin magtatagal yan, mga kaibigan. Eh, siyempre, pag nahuli sila, mga kaibigan, at yung isa nakatakas, eh, siyempre, takay-takay na lahat yun, di ba? Nga na to si Gakak, back to zero na naman. Pwede niya kung may mahabol siya. Ganun lang yun. Ah, alam mo kasi yung mga banat nilang ganun. Banat siya ng mga ano eh, ng mga wala nang maisip. Yun. Oh, yun. Tama. Tama siya, sabi mo, di ba? Yung mga banat ninyo, yung mga sinasabi ninyo dyan, is yung mga sinasabi ng mga wala nang maisip, o, di ba? Plan A to plan Z, hindi umubra, taob kayo lahat. Babangga kayo sa isang Francis Leo Antonio Marcos na merong mahigit 1 million na nakakikilala, o, di ba? Na nakakita ng kanyang kabayanihan noong panahon ng pandemya. Yan ang hindi nyo mabubura, mga ugok. Kasi anong koneksyon kung hindi ka maka... Limbawa ako, anong koneksyon kung may plema ako, di ako makatira? Sa mga panlulokong dito. Oh. Eh ano naman ano? Eh kung tawagin nyo nga si Apo na kayo dami ng ganito, ganyan eh, o di ba? Oh. O di ba eh kung tawagin din namin kayo ng ganyan, ito si Ngak-ngak, o di hikaing panot, o di ba? O ikaw, si plema, o si Lisa, ano tawag kay Lisa? Lisang muta, o kay Jokla, ano tawag? Di Jokla. Nakita mo yung kay Papa Tito, mga kaibigan. Nakita nyo yung picture, yung inaroon ng TV boss ni mga kaibigan. Ang laki ng donut dito, mga kaibigan. Parang isang bulating, napakalaki. Eh, Don Roberto, ano tawag kay Don Roberto? Unggoy ng Japan, o, diba? Eh, hindi lang pala sa Japan may unggoy, mga kaibigan. Eh. Pati sa Malaysia, meron din pala. Ay, naku po. Nagawa nyo. Yung ba ang sagot nyo sa panlulokong ginagawa nyo? Panlulokong ginagawa namin, ha? Ha? Magpakita ka ng ebidensya. Kung may panluloko dito, matagal na kaming wala dito, 'di ba? Ang naririnig namin sa inyo is purely sinisira niyo lang yung magandang adhikain ng FFCI. Yung magandang adhikain ng pagbabayanihan ng mga Pilipino, 'di ba? Hindi niyo kami pwedeng ikumpira sa klase ng mga pananaw ninyo, sa klase ng mga pagkatao ninyo. Dahil dito, nagkakaisa kami dito. Diba? Iisa yung laman ng puso namin dito. Iisa yung nakita namin. Iisa yung pinaniniwalaan namin dito. Diba? Hindi kami mga mahihinang nila lang na katulad ninyo. Diba? Nagito, ganito. Ganyan, o. Diba? O. Real talk yan. O, diba? O. Kayo lang kaintindihan, kayo mga nagkaintindihan, o, di ba? So, nagkaroon ba kayo ng supporter? Wala, o, di ba? E paano kasi kayo lang yan, o, di ba? Hindi nyo pwedeng ilibil yung mga supporter sa mga libil ninyo, anak ng patuting, yung mga kabubuhan ninyo, yung mga utak nyo, utak talangka. O, di ba? Ilang buwan na tayo rito, simula nung ano, mga naghudas kayo, o, di ba? Simula nung mga pinagplanuhan nyo, anak ng patuting, o, may nangyari ba? Ha? Sumama ba sa inyo? May napatunayan ba kayo? Wala naman kayo napatunayan eh. Pakinggan pa natin. Diba? Sasabihin nyo, may hika, may plema. Eh, hindi nyo nga masagot yung totoo ba na anak siya ni Marcos? Oh. Totoong anak siya ng isang Marcos. Totoo. Oh. Ayan na, ako sumasagot sa'yo. Sperm cell, totoo. Oh, 'di ba? Anong peba ko? Ang peba ko, yung birth certificate na hawak-hawak ni Attorney Carochi Bestido, 'di ba? Oh, itatanong mo sa akin kung nasilip ko ba?
Oh, hindi ko sasabihin sa iyo yung sagot dahil hindi ako traitor. Pero meron akong alam, oh, 'di ba? At lihiti mo 'yan. Hindi yan maitatanggi at may nagpapatunay diyan. Oh, 'di ba? Ito, sabi niyo, peke, oh, 'di ba? Mga ugok kayo eh. 'Di ba? Oh, alisin natin yung ano, yung papeles na pinanghahawakan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Alisin natin yung papeles. Ikaw ba, tanungin kita, 'di ba? Palagay mo ikaw o sinong tao diyan, magpanggap kang Marcos. Pumunta ka ng Ilocos Norte, magpakilala ka doon. Oh, naisip mo? Ha? Magpakilala ka doon o sino man tao. Dumikit ka sa mga Marcoses. Dumikit ka kay Fortuna Barba. Dumikit ka kay Dr. Pacifico Marcos. Dumikit ka dun sa mga angkan nitong si Fortuna Barba, sa mga angkan ni Dr. Pacifico Marcos. Diba? Kung peki ka o kung hindi ka lehitimo Marcos, hindi ka makakadikit dito sa mga to. Tandaan mo yan. Gamitin mo yung kokoti mo. Anak ng patuting ka, oo. Diba? O, ang sasabihin mo na naman, eh, dininay ni Amy. Ha? Ang sinabi ni Amy, nagpakilala siya sa amin. O, diba? O, so, in good faith, nagpakilala si Francis Leo Antonio Marcos sa kanila. O, diba? So, nasa sa kanila na yon kung kikilalanin nila si Francis Leo Antonio Marcos. O, diba? So, maaaring hindi nila alam, kaya ganun. O, diba? Pero imposible. O, diba? Dahil natakot. Mga politiko kasi ito, natakot sila. Ang totoo dyan, natakot sila. Sa lakas ng karisma, sa lakas ng dating ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Anak ng patuti ka talaga naman, sperm cell. Oo. Utak mo talaga na sa talampakan. Real talk yan. Di ba? Kahit 100,000 o 1,000,000 tao ang tanungin mo. Di ba? Kung ikaw ay magpapanggap na Marcos, pupunta ka ng Ilocos Norte, magpapakilala ka ron, hindi ko lang alam kung saan ka pulutin. Ah, di ba? Yan ang real talk dyan. Isip-isip kasi. Di ba? Hindi nyo naman mapatunayan yan. Basta sasabihin nyo, binago ng 30 years. I-analyze yung situation. Oh. Yun niya, tama nga, i-analyze mo yung sitwasyon, di ba? Gamitin mo yung kokote mo, di ba? Humanap ka ng isang ano, isang konkretong panghahawakan mo na siya ay totoong Marcos, di ba? E, pailang hahawakan mo, ikahibangan. Yan ang real talk dyan. Doon na sa sinabi ko, basag na basag ka na ron eh. Di ba? Kung panggap ka, pupunta ka ng Ilocos Norte, kung walang angkan ng Marcos na kumilala sa'yo doon, hindi ka makakapanatili doon at hindi ka makakalapit sa mga kapatid ni Ferdinand Edralin Marcos dahil ibang klase ang mga tao na to, napakataas ng respeto ng mga tiga norte sa mga pamilya na ito, 'di ba? Dahil ito ang angkan na pinanggalingan ng isa sa pinakamagaling na pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Edralin Marcos. Isipin mo yan, sinabi ko. Ugok. Yun, eh, parang magiging anak ni Ferdinand Marcos yan. Unang-una, oh. Ang mukha. Eh, ikaw lang po pumilit dyan. Sino ba nagsasabi sa'yo na ano? Ah? Na anak ni Ferdinand Edralin Marcos, oh. Oh, di ba? Anak ng patuting ka talaga, oo. Oh, oh. Eh, kung ganun ka, halimbawa, palagay natin yung anak, eh, anong pakialam mo? Di ba? Ang sirkulasyon niya, nasa mga pamilya Marcoses. Di ba? Oh. Yun nga lang, sinabi nga lang ni Doktora Early Ancheta eh, di ba? Nagpapatunay nga, o di ba? Lehitimo kilala, di ba? Ng angkan. Drive-drive ka na naman kasi. Oh. Isip-isip. Ano diyan, Antonio Mangusin? Pangalawa, wala siyang maipakitang na... Bakit hindi siya, ano? Bakit hindi siya pumunta doon sa Ilocos at habulin niya yung kayamanan, nasabihin niya kayamanan ng mga Marcos.
Oo, gag talaga ito mga kaibigan, ano? Hindi pa ba sapat yun mga kaibigan, yung mga panahon na magkasamba sila nung kanyang tiyahin mga kaibigan sa lahat ng mga lakad, sa bahay, sa ospital, o oh, diba? Tapos dun sa mga celebration, dun sa mga sa bahay ni Dr. Pacifico Marcos, hindi pa ba sapat yun? Alak ng patuti ka, okay, kilalaling ka ba dun? Diba? Utak mo talaga wala. Talagang ano na, nalaso na yung utak mo. Talagang wala nang magagawa dyan. Tanggapin mo na kasi, natalo kayo. Diba? Na si FLM, si Francis Leo Antonio Marcos, si Apo Francis Leo Antonio Marcos, ang malakas, ang bida dito. Diba? Kailan ba natalo ang bida sa isang pelikula? O, diba? Ihambing mo dyan. Ikaw talaga, oo. Tapos na sa kanya. Paano nangyari yun? Ba't ka nangihingi ng pera kay Bernuccio? Bakit nanghihingi ng pera kay Bernard Chong, di ba? Hindi mo ba na, hindi mo ba napakinggan? Hindi mo na ba na ano? Yung authority ni Francis Leo Antonio Marcos to Bernard Chong, at ganun din to Bernard Chong yung authority niya to Francis Leo Antonio Marcos. Alam mo ba yung pinagsamahan ng dalawa? Ha? Alam mo ba kung gano'n sila ka-close? Ha? Alam mo ba kung ano yung pinag-uusapan nila? Alam mo ba kung bakit sila naging magkadikit? O, di ba? Nagbibigay ka lang ng maling espekulasyon. Di ba? Na gusto mo yung mga tao maniwala sa'yo. Ugok! Bakit ka nangihingi? Ba't kayo nangihingi ng pera sa OFW? Pero sasabihin niya, nasa kanya lahat ang pera. Eh, ba't sila Bongbong Marcos? Nasa kay FLM pala pera nila Bongbong Marcos. Bakit si Bongbong Marcos hindi nanghihingi ng pera sa OFW? Nanghihingi ng pera sa OFW? Kaming mga OFW, gusto namin maging kabahagi ng mayaman challenge si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi kami hinihingian dito. Diba? Kami dito nagkukusa. Diba? Pero yung mga ibang bagay na ano, may mga sikreto. Diba? May mga dahilan lahat ng bagay. Diba? Huwag mong masamain. Huwag mong ipamukha sa mga tao yung mga bagay na hindi mo kayang patunayan. Ugok! Pero ikaw, nangihingi ka, pero nasa iyo ang pera ng mga Marcos at ikay isang SWB at isa kang prinsipe ng Cordillera. Oh. Eh di abang-abangan natin mga kaibigan, abang-abangan ninyo, di ba? Paglipad ng agila. O, di ba? Tingnan natin. O, di ba? Bago ka magbigay ng espekulasyon, no, di ba? Eh kasi mga kaibigan, pagka dun ang punta ng lahat ng bagay mga kaibigan, sigurado magpapatiwa ka itong mga to. Diba? Dahil hindi na talaga ito makakalapit mga kaibigan kahit anong mangyari. Nasa iyo lahat ang titulo ng mayaman pero wala kang pera. How is that? Walang pera? Napatunayan mo ba na walang pera? May pweba ka ba na walang pera? Ha? May pweba ka na walang ari-arian? Walang mga pinanghahawakang ari-arian na minana ang isang Francis Leo Antonio Marcos? Nakakasiguro ka ba? Ha? Nakakasiguro ka ba? Ha? Hindi mo ba alam na Marcos si Francis Leo Antonio? Ha? Hindi mo alam. Di ba? O surprise ngayon, alam mo na Marcos. Di ba? Kung ano yung meron niya, kung hindi siya mismo ang gagalaw para dito, syempre, hindi niya pwedeng iatang sa iba to basta-basta. Dahil masisailang mga bagay ito, masisailang mga transaction ito. Gamitin mo yung kukuti mo. Ano nga ang titulo ng mayaman, pero siya yung nag-iyak para makakuha lang ng 300,000. Low end need lang, you know? Diba? Yung mga bagay na ganun mga kaibigan, ano na sa kanila, kumbaga, ang kikitid ng mga utak nito mga kaibigan, ganun. Mas maliliit pa yung talamok
mas maliliit pa sa utak ng lamok yung mga utak nito, mga kaibigan, no, di ba? Hindi nyo alam eh, hindi nyo, mga basahin ninyo. Gamitin ninyo yung mga isip ninyo, tatanungin ninyo yung mga puso ninyo doon sa mga naririnig ninyo, di ba? Tapos, magkakaroon kayo ng mga thought pag ginamit ninyo yung puso ninyo. At maliliwanagan ninyo, maiintindihan ninyo yung mga sitwasyon. Ako ganun kung inaano, mga kaibigan, kaya I never had a doubt. Diba? Kung may makarinig na ganyan, tapos meron akong mga maririnig na mga negative, so doubtfulness yung ano, yung papasok sa isip ko, diba? Ipadadaan ko ngayon yan sa puso ko. Diba? Ngayon, ibabalik ngayon ng puso ko yan sa isipan ko. Tinatanggal ng puso ko yung doubtfulness na dinudulot ng sinasabi nitong mga ulupong na to. Ganun lang, mga kaibigan, no? Diba? So, mangingibabaw pa rin yung puso, mga kaibigan, no? Diba? Pakinggan pa natin ng kaunti. Eto nga, Kuya Spencer, may comment dito, sabi, ang tanong ko lang, ano ang meron sa Isabela? Bakit ganun na lang nag-build up si Manguti ng pagpapakilala sa sarili at bakit binuhos halos ang tulong sa lugar na yun? Ano ang meron? Kung mapapansin nyo, diba? Doon lang naman tumutok. Oh. Ano ang meron? Oh, 'di ba? Hindi, alamin niyo kung ano yung meron, mga ugok. Oh, 'di ba? Tutulong si Kulaong sa Norte. Puro Cagayan. Oh, Isabela. Puro diyan, eh, Bisaya. Diyan lang naman tumutulong si Kulaong. May nabalitaan ba kayo na tumulong yan sa kahit man lang Bicol? Kahit man lang sa ano, sa Bisaya, na pera niya talaga, ha? Yung talagang grupo niya pupunta doon. Hindi kaya. Bakit? Kasi what? Oh, 'di ba? Oh, gag. Sinungalin, anak ng patuting, oo. Naalala niyo ba, mga kaibigan, yung mga optical mission, mga kaibigan, kung saan-saan lugar sa Bisaya, sa Mindanao, sa Bicol, sa kung saan-saan, mga kaibigan, 'di ba? Anong tawag mo doon, yak-ngak? Ha? Anong tawag mo doon? Magsisinungaling ka, anak ng patuting. Hindi mo kami maiisahan dito. Wala nang patunarya. Wala nang pere. Walang pang, walang budget pang tulong sa malalayong lugar. Kasi... Yan ang mahirap pag yung utak mo nasa talampakan. Diba? Sa tuwing mag-iisip ka at nadidiin mo yung talampakan mo, nadudurog yung utak mo. Yan ang real talk dyan, ngak-ngak. Diba? Palalabasin mo na ano? Na hindi tumutulong ang isang Francis Leo Antonio Marcos na walang kakayanan tumulong. Sisikat ba? Ha? Makikilala ka ba? Kung hindi dahil sa katanyagan ng isang Francis Leo Antonio Marcos? Ha? Real talk yan. Diba? Lahat kayo na mga Judas, sumikat kayo dahil kay Francis Leo Antonio Marcos. Kami, na mga naiwan dito ng mga FLM defenders, vloggers, hindi kami nag-a-assume na sumisikat kami. Diba? Dahil kami, sumusuporta lang kay Francis Leo Antonio Marcos. Yung mga supporters na nakasubscribe dito sa channel namin ay hindi namin personal supporters itong mga to. Itong mga ito ay personal supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Yun ang real talk dyan, ngak-ngak, ha, diba? Kaya sa susunod na vlog mo ulit, ha? Pakikinggan ulit natin at bibigyan ulit natin ng reaction. Ang dali-dali niyong basagin, anak ng patuting kayo. Oo. Eh, medyo magseryoso-seryoso tayo, mga kaibigan. Kasi malapit na yung 2022, mga kaibigan. Siyempre, hindi po pwedeng hindi tayo mabiblend sa politika, mga kaibigan. Mangyayari at mangyayari yan. So, abang-abang lang tayo, mga kaibigan. Diba? O sino yung ating susuportahan sa 2022. Diba? Siyempre, aantayin natin yung hudyat ng ating Apolakay. Kung sino man siya, yun ang susuportahan natin, diba? Kasama ng ating Apolakay. So, Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, Pilipino, saan man sulok ng mundo tayo naroon, saludo si Lolo Miguel sa inyong lahat. Diba? Lalong-lalo na sa iyo, Apolakay, talagang salamat at dumating ka sa sambayan ng Pilipino. Nagpakita ka na sa
sa sambayan ng Pilipino. Nagpakilala ka na sa sambayan ng Pilipino. Na mahal ka namin at ipaglalabang ka namin. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos.